I don't even know where to start in terms of addressing this problem of political dynasties. Pero yung binabanggit ko kanina, no, talagang madalas ko pumadinig yan sa mga miyembro ng political dynasties na nakakausap ko. Sinasabi, anong magagawa namin? Binoboto kami. Oh, parang ano yan, di ba? Ang argument nila lagi. Kunwari, isang pamilya, merong doktor yung tatay. Di ba gusto rin niya yung anak niya maging doktor? O kaya kaabogado yung nanay at saka yung tatay, gusto mo yung anak nila maging doktor din. Ang claim nila kasi, yung joining politics and seeking an elective post is similar to that or akin to a profession or career. Yun ang argument nila dyan. Okay? Ang problema, hindi siya technically pareho eh. No? Tsaka pag inisip nyo kasi, ito, simplihan natin. Although again, minsan nahihirapan po talaga akong ipaintindi ito sa mas nakararaming Pilipino because I also understand the realities on the ground, no? Tayo siguro, who can afford to talk about these things, we can discuss the evils of fat dynasties in programs like this. Pero dun sa maraming Pilipino na mas marami silang iniisip. For instance, ano ba yung kakainin bukas? Ano ba yung saan makukuha ng baon para sa aking anak para makapasok man lang bukas? Yung issues ng political dynasties, actually, that's the least of their concerns. Sa totoo lang. Kasi hindi gut issue sa kanila yun eh. Diba? Ba't ko po problemahin yung mga dynasty na yan? And sa akin lang, basta pwede makatulong yung nakaupong politiko, okay na po ako doon. And we cannot really blame our countrymen na ganun po mag-isip. Kasi yun po yung reality eh. Ang dapat po natin sisihin ay yung mga miyembro ng political dynasties who are exploiting our countrymen in such situations. Yun po yung masakit dyan. Kasi they're supposed to know better yung mga politiko na yan. Ang ginagawa nila, hindi, dapat ganyan ang mentality nyo. Kasi pag natuto kayo, namulat kayo, itatanggalin nyo kami sa pwesto. Diba? Pero isipin nyo, isang pamilya, nakapag-graduate, mas namulat yung mata niya, nakita niya, dapat pala, ganito talaga ang sistema natin. Napakabulok pala ng sistema ng ating eleksyon tsaka politika. Isipin nyo kung nag-multiply yung ganong pag-iisip across families, across the Philippines, mabibilang na po talaga yung araw ng mga political dynasties. In the meantime, until that day comes, talagang marami po sa ating mga kapwang Pilipino, hawak po sa liig, unfortunately, ng mga political dynasties. Ang ginagawa nila, bibigyan namin kayo ng konting tulong, konting development. Siyempre, kasi ngayon, social media na, no? Lalabas kung sino yung bugok na politiko, no? Example, napansin nyo ba yung during the pandemic lockdowns, diba? Napilitang mag-step up yung ilang mga local officials eh. Kasi lumalabas sa social media kung sino yung mga tatanga-tanga at saka papapatay-patay na local governments eh. So nagkaroon sila ng healthy competition, dynasty man o hindi. But even then, pag tinignan po natin yung ugat ng political dynasties, unfortunately, in many parts of the country, pag tinanong yung mga kababayan natin, hindi issue sa kanila yung political dynasty. Ang issue dyan, nakakapag-deliver ba ng ayuda yung nakaupong mayor, for instance, o governor. At minsan, pumapasok dyan yung political branding, no? Nadinig ko yan dati. Example, nandun ako sa I did a special report about the Duterte dynasty dito sa 2022 elections. Nakausap ko yung ilang mga kababayan natin dyan sa Davao City. Tinanong ko lang, for instance, yung mga man on the street interviews, tinanong ko sa kanila, yun ang nakausap ko, sabi ko, sino po ba iboboto nyo for mayor? Iboboto po namin si Sara. Sabi ko, hindi naman po si Sara yung tatakbo po sa pagka-mayor sa darating na eleksyon. Vice President po yung tatakbohan niya. Hindi ba sa amin, basta Duterte? Ibig sabihin, yung brand na yon, yun talaga yung tinitingnan nila eh. Parang brand siguro ng toothpaste, no? O, pabili nga po ng Colgate dyan. Anong Colgate gusto mo? Yung Pepsodent, di ba? I mean, na-imagine nyo, no? Yung political branding has been very, very effective for most of these political dynasties, no? Kaya, yun na yung byword eh. For instance, yung sa situation na binabanggit ko. Oh. Tapos ang problema, for instance, yung mga argument na ganyan na sinasabi nila, binoboto kami ng tao eh, napaka-undemocratic naman pag pinigilan nyo kami na tumakbo, gusto lang naman namin ay magserbisyo sa ating mga kababayan. Asus! Nagbobulahan pa ba tayo dito? Siyempre, gusto nyo maupo sa pwesto dahil gusto nyo yung kapangyarihan. Diba? Kapangyarihan ang gusto nyo dyan eh. Hindi naman siguro kayo nagising isang umaga talaga nag-uumapaw, no? Sasabog yung puso nyo dahil punong-puno ng pagmamahal para sa ating mga kababayan. I really want to help my countrymen. So talagang gustong-gusto ko silang tulungan. So ang gagawin ko,
tatakbo ako for mayor. Wala naman sigurong ganun, no? Mag-isip. No? Siguro that's more of an exception than the rule. Ito po yung problema. Pag ang isang political dynasty o isang lugar hawak na isang political dynasty for so many years, talaga restrictive, no? Talaga iboboto sila ng tao kasi yung choice is very limited, eh. Diba? Napansin nyo ba? For instance, oh, marami sa mga posisyon during the 2022 elections, walang kalaban yung mga kandidato, yung mga political dynasties. Eh kasi, paano man lalabanan yun? Oh, wala ka namang pera. Pambili ng, for instance, campaign paraphernalia. Wala kang pangpondo, for instance, sa mga meeting de avance. Oh, yung mga barangay captains, bayad ng tumatakbo, at saka nakaupo, o kaya nakaupong mayor. Paano mo naman lalabanan yun? Tapos, pag nakampanya ka house to house, nag-expect yung mga lalapitan mo, oh, magkano po bang ibibigay nyo? Paano ka lalaban sa ganun sistema? Oh, sabihin mo, okay na ba yung 3 million? Good luck. Ipunin mo na lang yan, palaguin mo. Di ba? Sayang lang yan. Kaya nananalo yung mga political dynasties, kaya sila ine-elect in a democratic process, which we call elections, ikontrolado nila yung game, eh. Di ba? Alam nyo, mahirap manalo rito sa ating eleksyon kung wala kang pera. Okay, maniniwala rin sa mga kandidato na sinasabi, wala nga akong pera, pero talagang pinapatakbo tayo ng mga kababayan natin, eh. Gusto lang natin talaga maglingkod. Huwag na po tayo magbulahan, no? Sakit po sa tenga ng ganun, eh. Baga, nagkakagaguhan tayo, eh, no? Harapan, eh. Yun po yung sinasabi ko lagi, no? Kontrolado nila yung sistema. Minsan, may mga political dynasties na magpapatakbo ng mga yung mga token opponents. Oh, tumakbo ka nga dyan para may kalaban ako. Pero alam mo namang siya yung mananalo. But in fairness naman sa ilang mga political dynasties, meron po din po talaga mga political dynasties na nagde-deliver at talaga na i-develop yung kanilang mga lugar. In fairness po, that we have to give to them. Pero syempre, in the long run, sana mas ma-expand po yung opportunities for other people to serve as well. Kasi mahirap pag inisip mo na ikaw lang yung pwede mag-deliver ng ganyang klaseng public service. That in itself is undemocratic. Di ba? Napakataas naman ang pagtingin mo sa sarili mo kung ang tingin mo, ikaw lang ang makakapagbigay ng ganyang katinding servisyo. Ito po, no? Ang suggestion ko sa inyo, maganda po yung petition na yan nila Attorney Rico Domingo. Ang importante po dyan, a critical component of that is pressure from the public. Pressure galing po sa inyo. Napaka-importante po niyan. Kasi eventually, dito sa ating representative democracy, na alam naman natin na hindi naman tayo nasusunod in most cases, our representatives are actually representing their own political interests. In some cases, or madalas, ginagamit tayo bilang dahilan. Eh, yan po yung gusto ng tao, eh. Diba? Panag-align yung interest nila doon sa interest ng constituents nila, doon lang babanggitin yung prinsipyo ng representative democracy. Diba? O kaya ginagamit na excuse yung mga kababayan natin. O tayo. Example lang, no? Diba yung, ano, yung 70 congressmen who voted against the franchise application of ABS-CBN? Sa tingin nyo, nagkonsulta ba yan sa kanilang mga constituents? At sa tingin nyo ba yung constituents nila, kung kinonsulta man nila, sinabi sa kanila, o tama po yan, magpakatuta kayo dun kay Duterte tsaka kay Alan Peter Cayetano at i-reject nyo po yung franchise ng ABS-CBN. Hindi naman siguro ganun mag-isip yung mga kababayan natin, di ba? Ngayon, kung nakinig sila doon sa kababayan nila at sinabi ng mga kababayan nila, hindi, bigyan nyo ng bagong franchise yung ABS-CBN, yun po yung tunay na pag yung pakikinig sa kanilang constituents. Pero alam naman natin, political interest and survival nila yung tinitingnan nila, eh. O, huwag na tayo magbulahan dyan. Napaka-specific na example ko. And that is very true. Okay? Ngayon, in the meantime, yung mga nakikita nating political dynasties, kasi importante po talaga, critical yung public pressure for our politicians to once and for all define and enact an anti-political dynasty law. Critical po yan. Eventually, pag nag-snowball nga yan, tulad ng binabanggit ni Attorney Rico Domingo, eh, pwede ma-pressure yung ating mga legislators na gawin po yung tama. In the meantime, eh, let's focus on possibly small victories that we can achieve, no? And sa akin lang, ito po yung iiwan kong advice sa inyo. Mag-ingat po kayo doon sa mga kandidato na kabago-bago lalo, eh, nagtatayo na po ng dynasties.
Gusto niyo po bang pangalanan natin? Ito, example lang, no? Manny Pacquiao, paborito po nating boxer yan. I'm a big boxing fan. Gustong gusto ko po si Pacquiao. Magaling po yan na boksingero. The only 8th division champion in the history of boxing so far. And most likely, hindi po yan mapapantayan for so many years. Oh. Diba, nung unang pumasok sa politiko yan, sa politika yan, tingnan nyo. Kamag-anak, pinapatakbo din. Kumbaga, kabago-bago sa politika, nagtatayo ng dinastiya. Another example, yung mga Tulfo. Kabago-bago sa politika, ilan silang Tulfo na nakaupo ngayon. Huwag na tayong lumayo. O Metro Manila, ilan po yung dynasties na meron dito? Sino po yung dynasty sa Las Piñas, for instance? O, dynasty sa San Juan, natanggal kasi yung dynasty ng mga Estrada dahil nanalo yung Zamora, no? It remains to be seen kung masyado pa kasing bata yung mga anak ni Mayor Francis Zamora, no, para mag-dynasty. Pero yung tatay niya, di ba, congressman din dati, habang siya ay vice mayor. So, nandun din yung tendencies. So, marami yan. No? Kaya nga minsan, pag nakakausap natin yung mga mas maalam sa issue nito, yung mga political scientists, the likes of Dr. Julio Tehanki, eh, na malawak po yung pag-aaral na ginawa dyan, hindi sapat na anti-political dynasty law lang ang ating ipasa eh. Kailangan natin package of reforms, no? And some of them might be easier to achieve, others might even be more difficult. Oh. Ano ba yung mas mahirap i-achieve dyan, for instance? Siguro yung anti-political dynasty law, medyo mahirap yan. Ano ba yung mas siguro madaling makamit dyan? Eh, baka yung anti-party switching, yung anti-balimbing law, baka mas mabilis. Tingnan natin, oo. Oh, maraming ano yan eh. Maraming paraan to change the rules of the game. Ako nga, alam nyo, part of me is actually in favor of the proposal to elect senators per region. Imagine nyo ba kung per region ang pagboto ng ating mga senador. Example lang yan, oh. Eh, mapipilitan yung mga dynasties per region na magsama o mag-compete among each other para isa o dalawa lang mag-emerge sa kanila. Yun nga lang, hindi gugustuhin niya ng mga dynasties. Kasi bilangan niya yung dynasties, for instance, sa Metro Manila. Imagine niyo, kunwari, mag-i-elect ka ng isa o dalawang senador sa Metro Manila. E baka magpatayin yung mga dynasties dyan, di ba? Pero, again, sinasabi nila dyan, if you change the rules of the game, you can change the behavior of our politicians and also the electorate. So, mahabang discussion po yan. Kaya nga minsan, simulan nyo na lang po. Again, to be fair, may mga good dynasties at may mga bad dynasties. Pero in the long run kasi, even the good ones limit the opportunities for other people to serve. Yun po ang point doon. Especially if they, even if they are good dynasties, still control the rules of the game. That's a sad part of it. Sensya na kaya, medyo na-carried away ako dyan kasi matagal na natin tinututukan yung issue ng political dynasties. Ayan, kasi gakapal naman talaga ng pagmumukha ng ilang mga dynasties natin eh. Para bang sila lang yung pwedeng parang sila lang yung pwedeng sila lang yung may karapatan at sila lang yung magaling. Ito nga pala no, pag-usapan natin ng konti bago tayo magtapos yung silver lining. Akala kasi natin dahil nga ang ating kongreso ay dominado ng mga political dynasties. Tingnan niyo lang yung pangalan no. Tingnan niyo lang yung pangalan ng roster ng ating mga kongresista. Yung miyembro ng mababang kapulungan at saka nung ating Senado, pare-pareho yung apelido, no? For instance, the first time I covered the House of Representatives as a reporter, I think that was in 2006-2007. Yung mga inabot akong politiko ron, eventually, nalipat ako ng coverage, napunta ako sa iba, Malacanang, Senate. Yung mga time na bumalik ako sa House, sabi ko, interviewin ko nga ito si ganito kasi familiar yung apelido eh. Pagtingin ko, yung pala, iba na yung nakaupo, tatay na, o kaya anak na. Sabi ko, ganun ba? Kaya minsan pa nakakausap ko, na-cover ko po yung tatay niyo. Okay, sir, na-cover ko po yung anak niyo ng time na yun. Nagpapalit-palit lang. O, tingnan niyo lang dyan sa Metro Manila, tsaka sa many parts of the Philippines, di ba? Pag yung mayor, nakatatlong termino na, 9 years, papatakbuin si Mrs. Siya naman yung magbabice, tapos si Mrs. yung magme-mayor. O, minsan yung anak, di ba? Lalayo pa ba tayo? Tingnan yung ginawa nila Duterte sa Davao City. Oh, di na umalis sa pwesto yun ah. Diba?
Oh, Duterte, tapos Sara, di ba, nag-vice pa si Digong. O ngayon, sino mayor? Si Baste. Hindi talaga papakawalan yung posisyon. Kasi posisyon yan eh. Minsan ngayon, di ba kayo na ano, napapaisip? Di ba madalas magbiyahe ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos? So madalas kasama, di ba, yung Speaker of the House na pinsan niya. Kasama yung kanyang anak na mukhang ginugroom for a higher post. Kaso hindi pa pwede tumakbo sa pagkasenador dahil medyo bata pa. No? Hindi pa niya mamimit yung 35 years old na age requirement. Pero alam mo, binibuild up eh. Di ba? Talagang nilalagay yan sa national and international stage. Oh. Di ba kayo napapaisip? Ano kayo iniisip ng mga namimit nilang mga foreign leaders sa kanilang foreign trip? Di ba? Kunwari, papakilala. Mr. President, di ba? Kunwari, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. By the way, this is my this is our House Speaker, Ferdinand Martin Romualdez. Siyempre, dire-research naman yung mga kausap nila. Ah, pinsan. And this is our congressman, Sandro Marcos. Uy, anak! Oh, tapos, di ba, minsan, kunwari, kasama yung anak ng speaker, na kongresista rin, si Yeda Marie. Di ba napapaisip yung mga nakakausap na ng mga politiko? Ano to? Family trip? Ilang naman. Siguro naman, pwede i-comment yun, no? Totoo naman yung sinasabi ko. Ako, minsan, ano, dami ko sinasabi, no? Medyo gusto ko kasi yung topic na ito, no? Isa nga, pabor na ako rin sa ano eh. Actually, ang sinasabi ng iba, ang dynasty kunwari sa isang lugar, pare pa yung kunwari, mayor, governor, congressional seat, hawak ng mga magkakapamilya, no? Okay na nga, for instance, isang kandidato na kamag-anak mo for a national position, okay na yun. Tapos yung isa siguro tumatakbo for a local position. Ako, agree na ako rin eh. Di ba? Para lang makapagsimula somewhere. Ayan. Kaso ganun eh. Ang suggestion ko na lang, kung sakaling kayo maupo sa isang elective position in the future, eh sana yung mga pinag-uusapan natin dito na mali, huwag niyong gagawin. Malaki pa yung role ng media to generate public support, let's say for political and electoral reforms. Eh sana rin talaga tutukan din, no? Eh kasi hindi naman ganun katinding pagkakatutok din ng ibang mga kasama natin sa media for issues like this. Kumbaga pinag-uusapan lang political dynasties usually pag malapit pang eleksyon eh, no? By that time too late na eh. Ano pang magagawa nun? Pag pinag-usapan mo yung pagreforma sa ating sistema ng politika at saka eleksyon, eh kung pag-uusapan mo lang siya pag malapit na sa eleksyon. At ito pa po, ano, pasensya na, haba ng aking komentaryo. Alam niyo po ba yung tinatawag na political patronage na yan? E ramdam din po yan sa media. Meron din po kasi tayong mga kapatid sa media na pag nag-cover ng politiko, ang tingin na sa politiko Diyos. Humihingi na rin ng mga sangkatutak na pabor, ilang pagkakataon, pera, di ba? Tapos talagang halos ipaangkin na lang yung kanilang kaluluwa pag nabigyan sila ng pabor. Bisabi, yung political patronage does not skip in terms of influence, members of the media. Nandun din yan eh. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas marami pong makakita at makapanood. Kung gusto nyo pong makibalita, follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam nyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.